Hello! Welcome sa Dre's TV News. Kung interesado ka sa mga ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So welcome back po sa ating channel, no? At una ko pong i-flex sa inyo ito nga ginawa po ni Big Dad para po sa ating mga singing queens. Sabi niya po, what if the singing queens are Barbie doll? So ayan, ipapakita ko po sa inyo ang limang SQ natin. Ayan, unahin natin si singing queen Eunice. Ang ganda niya, di ba? And si singing queen Jean. Sinunda naman ito ni singing queen Anne and singing queen Sam and singing queen Casey. Ang gaganda po nila, di ba? Bagay na bagay po sa kanila maging Barbie. And syempre, mahusay din talagang mag-edit itong si Big Dad. So sa mga nagpapagawa po kay Big Dad, maraming salamat po sa suporta po ninyo. And sa mga magpapagawa pa, nako, i-PM nyo lang po ang Big Dad na page sa Facebook. Mabait po yan. Samantalang, pag-usapan naman natin ang nangyari pong celebration dyan sa Itbulaga Studio kanina. So meron po pala dyan pakain, no? Andito po ang Mang Bert Ice Cream, no? Yan po ay binahagi ni SQ Eunice or yung fan page po ni Eunice, no? So eto nga po si Casey Bueno at piniplex yung kanyang ice cream. And then sabi niya, happy birthday daw kay Ma'am Jenny Perez. So ito po pala ay continuation ng birthday celebration ni Ma'am Jenny F. So ang dami po dyang mga stolo. Andyan ang Best Sausage in Manila, Sorbetes, ni Mang Birds, no? At marami pa pong iba. Kaya naman busog na naman ang ating mga Dower Cards ngayong araw. Samantalang, ang viewers po pala kanina during Gimme 5 po ay pumalo ng 96 or 98K. Tapos pagka-check ko po kanina sa Showtime ay lumagapak yung online viewers nila sa kanilang YouTube channel. Naging 49K na lang. So ang laki po ng binaba, diba? Dati nasa 126, 130. Sa isang YouTube channel lang po nila yun, ha? Pero ngayon nasa 75, tapos biglang bababa ng 45K. No? So ganyan po siguro talaga pag wala yung pinakang main host o yung nagdadala po ng naturang noontime show. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa bagong nilaunch ng Smart. Alam naman natin, 'di ba, na ang Smart po ay pag-aari ni Mr. Manny B. Pangilinan. So ito po nireport ito ng ABS-CBN. Napakasulit po ng inilunch ng Smart. Sabi dito, Smart unveils 5G phone worth of 5,450 pesos. Meron na po kayong 50MP camera, 128GB na ROM, etc. on Thursday. Ngayong araw lamang po yan, ha? I mean, ngayong araw lang po inilabas ng Smart ang kanilang bagong-bagong cellphone na nagkakahalaga ng 5,450. Tapos, ang taas na ng MP camera. Tapos, meron na kayong 128GB na ROM. Grabe, napakasulit nito mga ka-Dower Cards. Kaya nga po, ang daming nagulat, oh. Sa halagang 5,450, ang ganda rin po ng camera mo. Smart hope more Filipino will use 5G phones to utilize the 5G network. So, ayan, oh. Ang dami pong nagulat, ang dami pong naging masaya dito, no, sa revelasyon po ng Smart na pag-aari po ni Mr. Manny B. Pangilinan. Kaya kung gusto nyo po ng sulit, maganda yung camera, medyo mataas yung memory, nako, subukan nyo po itong bagong cellphone na inilabas ng Smart, okay? Samantala, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa nilinaw na pahayag ng isang write-ups, no, tungkol po ito kay Tito Soto. Sabi dito, Soto BBM bet sa Senado, hindi pa daw po yun final. Wala pang opisyal na senatorial lineup ang administrasyon sa 2025 elections. Ayon kay dating Senate President Vicente Tito Soto III, ayon kay Soto, pinuno ng Nationalist People's Coalition, NPC, nagsumite sila ng limang senatorial candidate ng partido sa pulong
na ginanap sa Malacañang noong Lunes ng gabi. So ayan, may pagpupulang palang naganap, ano? Noong Lunes yan ng gabi dyan sa Malacañang. Kabilang sa mga pangalang isinumiti niya ay siya, si Tito Sen, dating Sen Panpilo Ping Lacson, Sen Lito Lapid, Makati City Mayor Abby Binay, at dating Sen Gregorio Honasan. Sabi ni Soto, under consideration pa si Honasan sa senatorial lineup ng administrasyon. Ayon sa naunang pahayag ni Sen Aimee Marcos, kasama daw po sa lineup ang mga kandidato ng Partido Federal ng Pilipinas or PFP ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sina San Francisco Tolentino, DILG Secretary Venhor Abalos at dating Senador Manny Pacquiao. Sa hanay naman ng lakas, CMD kasama sa listahan sina San Ramon Bong Revilla Jr. at ACT-CIS Party List Rep. Erwin Tulpo. Habang sa Nationalista Party NP naman ay kandidato nila sina Sen Pia Cayetano, Aimee Marcos at Las Piñas City Rep. Camille Villar. Apat naman ang pasok sa NPC pero hindi kasama si Honasan. Nilinaw naman ni PFP President at South Cotabato Gov. Reynaldo Tamayo Jr. na wala pang opisyal na listahan ng senatorial candidate ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas para sa 2025 midterm election. Sabi po dito, nais ko pong linawin sa taong bayan na wala pa pong line-up ang administrasyon para sa mga kandidatong senador. Sabi po ito ni Tamayo, sa pagpupulong noong Lunes ng gabi sa Malacañang, sinabi ni Tamayo na pinagsusumiti ang iba't ibang partido politikal ng kanilang kandidato sa pagkasenador hanggang sa September 15 pa naman. Kaya ang anumang umiikot daw na listahan ay walang katotohanan. Kami ay magbibigay ng anunsyo ng senatorial lineup ng administration pagkatapos itong mapagpasyahan ng lahat ng kasapi ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. So meron po kasing mga umiikot ngayon ng mga listahan na kung saan ay makikita doon yung mga parti-partido, no, yung mga tatakbo po sa senador. Eh, wala po palang katotohanan yun. Basta mga kadaber cards, ito po ang ating tatandaan, mga kapartido po ni Tito Soto, si Panpilo Ping Lacson, Sen Lito Lapid, Makati City Mayor Abby Binay, at dating Sen Gregorio Honasan. So, nasa sa inyo naman po kung sino po ang iboboto po ninyo. Pero, syempre, wag natin kalilimutang suportahan itong si Tito Sen. So, ito po kasi yung mga naglalabasan ngayon eh. Marcos Administration's 2025 Senatorial Lineup. Andyan po si Tito Sen, pang-anim siya dito sa Hanay, no? So ayan, no? Leaders of the country's largest political parties gathered on Monday at the Aguado Residence at Malacañang to finalize the administration coalition's 12-person senatorial lineup and formulate a strategy for the 2025 midterm election. So ayon, may pag-meeting po palang naganap at sana po ay suportahan natin ang nararapat po na kandidato para po sa 2025. So ayon, maraming salamat po sa pakikinig, ano? And kung nagustuhan ninyo itong ating update, nako, wag na kayong magdalawang isip na isubscribe ang ating YouTube channel.